Noon ako ay bata pa, madalas ako manood ng mga action movies nila FPJ, Rudy Fernandez, Philip Salvador at Cesar Montano, at sa mga nabanggit, si FPJ ang paborito ko, pero bukod sa mga bida ay may mga hinahangaan din akong mga kontrabida, na may magkakaibang estilo sa pagiging kontrabida, at pagganap sa kanilang papel bilang kalaban ng ating bida. At nandito ang listahan ng madalas natin mapanood na kontrabida sa pelikulang Pilipino, lalo na sa mga aksyon at pagganap bilang kalaban at boss. Una, si Bummer Moran, na may tunay na pangalan na Arturo Ocampo, siya ay isang matabang lalaki na mahilig mangbully o mangbuntal ng bata, ganun pa man hindi siya ang main kontrabida, pero hindi mo makakalimutan ang presence niya sa storya, dahil nag-iisang matabang kontrabida si Ka-Bummer, na siguro dati mong kinaasaran. Pangalawa, Rick Israel, ang napakaangas na kontrabida, simple lang umarte ngunit effective gumanap, bilang isang rapist o di kaya ay isang sige sa kanto, maalala mo siya lalo na sa mga nakakatawang script na madalas niyang bitawan. Pangatlo, Vic Diaz, yan ang tunay na pangalan, kaya lang hindi ko alam kung kadugo ng mga Diaz brothers pero siguro malamang, madalas mo siya makita gumanap bilang isang Japanese sa pelikulang Tagalog, at sa mga FPJ movies, o di kaya isang dirty old man, or big boss, bilang isang batikang kontrabida, magaling din siya gumanap sa role na rapist, ang anak ng ating ka-Vic ay si Teddy Diaz, na noon ay lead guitarist ng The Don, kaya lang ay namatay siya at sinaksak ng isang adik. Apat, Joaquin Guaya Fajardo, ay ang isang napakapangit na kalaban, hindi naman ako nang aalipustak pero kung kilala nyo si Guaya, malamang ay agree to the highest level kayo sa akin, ito ang may tunay na face value, para maging isang sikat na kontrabida, siguro madalas mo din siya makita sa mga comedy movies nila Vic Soto. 5. Subas Herrero, siya naman ang madalas gumanap na judge na kalaban ni FPJ. Kung puno no sa look judge, dapat ka nang kalusin. Isa sa mga linya na binitawan ni Fernando po kung saan siya ang kalaban, siya ay isang mestizo na mayamang kontrabida, na mapang-alipusta sa mga mahihirap na magsasaka. 6. Johnny Delgado, isa sa mga veteranong at magaling na aktor, madalas siyang isang congressman, mayor, o kaya isang pinuno ng sindikato, dahil sa siya ay malaking lalaki at may balbas na may malaking boses, kabilib-bilib ang pagganap niya bilang kalaban at pati ikaw ay matatakot sa galit niya, napahanga niya ako sa movie nila ni Binoy sa Hari ng Selda, siya ay gumanap doon bilang isang warden. 7. Romy Diaz, isa sa mga paborito ko, sa itsura pa lang, mukha ng manggagahasa, nakaramihan sa mga role niya, mahilig ding magmura ito sa kanyang mga script. Matatandaan mo siya sa kanyang hairstyle, na mala afro na parabang kapatid ni Michael Jackson, at ang kanyang balbas na napakaswabe, bukod doon may pagkakomedyante din ang actor at kontrabida na ito, kaya ikaw ay matutuwa at may inis sa kanya, lalo na yung tawa niya na napakahirap gayahin, na tila ba parang tawang demonyo. 8. Max Alvarado, sa mga kahenerasyon ko, sino ba naman ang makakalimot kay Ka-Max, isang natural born kontrabida, sa mukha pa lang alanganin ka nang lumapit sa kanya, matatakot ka sa pagmumukha pa lang, siya ang gumanap na Lizardo sa Panday, ni Fernando po, bukod doon naging endorser din siya ng Max Candy bago ito pumanaw, at ang gusto ko sa actor na ito, ay kaya niya gampanan na masama at mabuti, may mga pelikula siya na isa siyang mabait na tao, magaling din siyang komedyante, para sa akin, isa siya sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Siyam, John Ragala, ito na siguro ang pinakabata sa mga top 10 na kontrabida, siya ay isang tunay na bad boy, maging sa pelikula man o sa tunay na buhay, minsan nabalita siya sa 24 oras na nakaaway niya ang isang taxi driver, at sa sobrang inis niya sa taxi driver ay, muntik niya na itong sapakin sa harap ng kamera, ganyan ka bad boy si ka John, ang nagdadala sa kanya ay ang personality niya na talagang maangas, at bad boy. 10. Paquito Diaz, ito ang pinaka number 1 ko sa lahat ng kontrabida, bakit kamo, isang mayabang, sugapa at maangas na kalaban, ngunit sa pelikula lamang, at hindi sa totoong buhay. Madalas ang papel niya ay bugbugin ni FPJ, The Boy, Vic Soto, Philip Salvador, lahat ata ng action star dumaan sa kanya, ngunit ang ating kaibigan ay pumanaw na, at sa kabila ng kanyang pagkawala ay mananatiling pa rin siya sa ating puso, at ang kanyang naging papel sa pelikulang Pilipino. Sabi nga nila, hindi kumpleto ang istorya kung walang bida at kontrabida sa isang pelikula, ganyan din sa tunay na buhay, may kontrabida din sa ating buhay, ito man ay ang iyong boss, ka-opisina, kapitbahay, mga inutangan o asawa.
Ang buhay ay masyadong makulay. Kaya sabay lang tayo sa agos, mga boss.